Mayor, kasi tagang lumalabas ngayon sa mga balita na pag sinabing Negros sa Occidental ay talagang pingka lawan na ano yan, nation, dahil nandyan si dating Commissioner Rowena Guansio na nangampanya. Ibig sabihin, hindi totoo itong kumaklat ngayon sa mga balita at social media, Mayor? Well, we have to accept the fact, no? We have to accept the fact na may strong dito yung pink, no? We have to accept the fact, no? But we are expecting that they're going to perform better than them, no? As far as this election is concerned. So, it is a challenge for us, pero from how I see it, no? Sa ground, sa organizations, sa leadership ni Vice Governor Preferer, parang imposible na matalo kami dito. Parang imposible. Oo. So, pero ang importante na siya natin is we just continue campaigning and then especially pa to yung huling kwan, interview ni BBM, grabe yun. Grabe yung impact tao yun. Alright. Yung SMNI ba yun? Very strong yung epekto sa tao yun. Very, very strong. Mayor, ngayon, tumatakbo ba kayo na mayor ngayon sa Himalayan City? Himamaylan? Himamaylan. Yes, I'm running pala. Again. I'm running again. Okay. Kumusta dyan sa Himamaylan City naman, sa siyudad talaga ninyo? Parang well, so what do you mean? Regarding BBM or regarding my campaign or yung presence ko sa Lampo City? Sa tingin ninyo, BBM, sa tingin ninyo, anong pinag-iba pag kayo na ang umiikot at dala ang pangalan na BBM Sara Unity? As far as the city of Maylan is concerned, definitely this will be BBM. Parang very, very clear yung situation dito. Mga ilang percentage masabi mo na eto, BBM Sara talaga to? Siguro, definitely we will proceed with siguro above 50% para safe muna tayo. Sabi ko nga always na 50-60% then yung iba yung remaining bihahatiin ng ibang mga kandidato. Kasi pero, alam ko sa mga naranasan yung kampanya, makikita mo na yung initial result ngayon sa response ng mga tao. Oh, grabe. Grabe, parang unbelievable eh. Iba yung karisma kasi ngayon ng ni BBM eh. Oo. Meaning mayor, sa experience ninyo nung mga nakaraan at ngayon na campaign, nakita nyo talaga ang pinag-iba ng response ng mga tao pag kinampanya na ang kandidatura ni BBM at Sara Duterte? Yes, parang ganun talaga. In fact nga, we were expecting na parang magiging majority president siya eh. And then that would be very, very good people. Okay. Mayor, thank you so much oras na binigay ninyo. Parte, meron kang tanong kay Mayor Tongson? Aha. Mayor Tongson, ako po si JR at si Chief Edel po yung kanina. Ay, sorry. Okay lang po. At Mayor, bakit po kaya bumaliktad itong mga nakikita nyo, majority sa Negros Occidental ay pumabor kay BBM? Noong nakarang eleksyon, VP Lenny po bumoto. Bakit po kaya? Well, siguro it's a combination of everything, no. Number one, we have a good product, no. Let's call it a good product, no? Magaling yung kandidato natin eh. Number one, so kasi sometimes mahirap naman kung pilitin mo sarili mo kung hindi okay yung kandidato mo, no. We have and then yung combination pa ng Sara Duterte and BBM. And then yung si Vice Gov Jeffrey Fair kasi is very close also to BBM. So, leader siya namin dito eh. So, the moment na magsabi siya na suportahan si BBM, as I said earlier, because of yung relationship namin na parang pamilya kami dito, automatically we support him, ano yung move niya. So, parang nagkakuan ba? Nagkatugma-tugma lang ba lahat ng mga galaw namin dito? And then all my parts really, ako rin yung PFP, no, Partido Federal ng Pilipinas, na only incumbent na mayor dito ngayon, no. Nagtugma-tugma lang lahat yung mga movements namin. Okay, boss. Chief, may dagdag pa. Mayor, gusto ko lang may habol sa inyo kasi
May sinasabi na solid north para kay BBM Saray Unitim. Dito sa Negros Occidental, masasabi din ba natin na merong solid Negros Occidental for BBM Saray Unitim? I cannot say, in fairness also, no, to yung mga northern brothers and sisters natin, Filipino. I cannot say na it's a solid north na design. Kasi yung north talaga is really solid with BBM. I mean, dito, we are faced with a challenge na supposedly or originally solid Pinklawan ito, no? So, ngayon, yung aming ngayon. Goal, ngayon, ang aming goal lang is to make this as a an area na mananalo si BBM. Automatically, malaking epekto niyan kasi kung titingnan mo, originally, bailiwick ito ng kabila So, we're expecting... So, ngayon, ang masiguro nito na hindi matatalo, kundi mananalo. Ah, mananalo. Mananalo. Parang hindi talaga namin makita matatalo dito. Parang very strong Very strong, very strong. Mm. And then yung organizational namin, may local elections So bit-bit namin all the way. Mm-hmm. Okay. Mayor, maraming salamat sa oras na binigay ninyo. Hoping na sa ilang araw ay makatawag ulit mi kung ano yung mga latest update diyan sa lugar po ninyo. Okay guys. Thank you very much. Thank you very much. Thank you po. Nakasama po natin si Mayor Raymond Tongson ng Himamaylan Negros Occidental. Napakinggan natin kay Mayor Raymond, very strong sir. Itong